Welcome po mga kapatid sa ating Throwback Channel. Ngayon po, allow me to give time, no? Throwback sa dating panahong sa ilalim ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Allow me to share to you yung mga magagandang nangyari during his era. So alam nyo ba, noong panahon na yun, tayo'y sadyang hinahangaan, no, ng ating mga kapitbahay ng mga bansa. Likas na talagang malakas ang ating ekonomiya noong panahon na yon. Even itong chairman ng China talaga napahanga sa atin. Maliban doon, mga proyekto na gawa ng dating Presidente Marcos. Disclaimer lang, I do not own this video but I just wanted to share this, no, dahil itong video na tumatagal, itong hindi na ipalabas sa mainstream, no. Maraming panahon na lumipas, kahit ako late ko na rin itong napanood. So credit the video to the owners, talagang naitago ito ng matagal, no, yung mga magagandang nagawa ng ating Pangulong Marcos noon. Allow me to share it to sa mga kabataan ngayon, sa bagong generasyon. At dito makikita nyo, no, yung kultura natin ay proud na proud dalhin ang ating ginang Imelda Marcos sa mga bansang kanyang napupuntahan. Talagang pinagmamalaki niya ang kulturang Pinoy. Na naman, panahon na yun, proud na proud to be a Filipino. Dala niya ang ating kultura sa bawat bansang kanyang napupuntahan. So sa mga kabataan ngayon, ito po kung bakit napakalakas talaga ng sigaw ng tao ngayon. Marcos, maraming nagawang proyekto. Ito muli, welcome to Throwback Channel. Binabalikan natin ang mga alaala ng panahon ng dati nating Pangulo, Ferdinand Marcos. Ito, noong 1984, kung saan nagsimula na yung mass transportation sa pamamagitan ng paglunsad ng project na Light Rail Transit o yung LRT. Dito naging maginhawa na ang trapiko, ito yung naumpisan sa top, no, sa Abinida hanggang sa Monumento. At ngayon nga ay meron na tayong MRT o yung Metro Rail Transit na tumatahak na rin sa EDSA, sa Marikina, sa Manila. Muli ito dati sa dalagang naumpisan ni Ferdinand Marcos. At ito rin ang mga naging concern ng ating First Lady noon, ang mga hospitals na kung saan ay nawasak din pagkatapos ng World War II. Philippine General Hospital na pinaayos ni Ginang Imelda Marcos. So ito'y pagpapatunay na talaga maraming nagsasabi na mas maraming nagawang proyekto ang ating Pangulong Marcos nung siya'y nasa Malacanang pa. Ito, naitago talaga ito sa atin mga kapatid. Ito ang mga naging proyekto niya. National Kidney, Philippine General Hospital. Hindi lang yan, marami pa. Ito, yung Philippine Heart Center. So, yan lang ang ilang mga proyektong iniwan pinamana sa atin ni Ferdinand Marcos. So, sana po mag-subscribe kayo sa aking humble channel at pasensyaan nyo ng aking pag-voice over. I hope ma-improve ko ito sa mga susunod ko pang video na i-upload. Please subscribe po and press the bell button para lagi po kayong update sa ating mga throwback videos. Thank you at ingat po tayo palagi. Mahalin natin ang ating bansa, ang ating kultura, ang ating mga naging kasaysayan. Keep safe always, lalo na ngayon. Hindi pa rin tapos ang dinaranas nating pandemya. Mag-ingat po at magdasal palagi. Salamat po sa time na ibinigay ninyo sa Throwback Channel. God bless po. Thank you.